So ito mga ka-farmers, magpapakain tayo sa ating mga manok. Yung rooster na nanggaling dito ay siniparit natin dito sa kulungan. So mapapansin nyo, busog pa rin yan. Ang purpose nyan mga ka-farmers ay itong mga babae na ito ay hindi agad nila maubos yung kanilang patuka dahil busog pa sila. At kapag merong rooster mga ka-farmers na nandito, ito lang ang makakaubos. So isiseparate na natin yan para hindi masyadong mabusog yung ating rooster, or tamang-tamang busog lang yan, busog pa nga. Bibigyan na natin ng konting pagkain yan. So ito, ilalagay muna natin itong feeds para makakain na ito. Alright, yun yung mga itlog ko, nagkalat. Meron sa lupa dito, baka nandyan sa pugaran lang. So dito mga ka-farmers, wala pa tayong rooster na inilagay. Mamaya pagkatapos itong kumain ay maglalagay tayo ng mga rooster o rooster dyan. Ito yung sa kabila, may, yan o yung isang rooster. Oh. Halos siya lang yung kumakain ng tudong-tudo. So ngayong ilalabas natin yan mamaya. Kung yan o nangangaway pa o inaaway pa yung iba. Ilalabas muna natin yung rooster na yan. So kukunin na natin yung mga itlog dito mga ka-farmers. So merong isa nandun sa pugaran, kaka-itlog pa lang. Ayan siya oh. Kaka-itlog pa lang oh. Basa pa yung kanyang itlog. So kukunin na natin. Yan o, malalaki na yung mga itlog nila mga ka-farmers. Isa lang yung nandito. Mayroong isa dito sa labas. Yan. Baka hindi pa nangitlog yung uban ngayong araw dahil maaga pa naman. So dito naman sa Bard Rock, walang palya yung kanilang pangingitlog. Ito, nagpapakasta na o. Noon mailap ito pero ngayon lumalapit na. So limang piraso. Ito, 1, 2, 3, 4, 5. Lima yung itlog nila ngayong umaga, ngayong araw na ito. So dito sa kabila, wala tayong nakuha. Titingnan natin ito. So titingnan natin ito mga ka-farmers. Wala, zero. Walang itlog. Wow, 2, 4, 6. Anim yung itlog nito mga ka-farmers. Mga abuhin natin. So yan, kukunin lang natin ito. Ang daming buhangin. Dami ng itlog. Keep it up. So ito kahapon mga ka-farmers, nakita kong pumunta dyan o naglimlim dyan, baka may itlog. So titingnan natin itong mga puti. Ayun, meron nga. Meron pang isa.
dalawang itlog. So, nangingitlog na sila, at least alam na nila kung saan. So, lalagyan natin ng dayami. Or di kaya rice hull. So, ayan mga ka-farmers, tinanggal na natin yung rooster dito na Black Australorp. So, yung pinalit natin is Asil Oriental Fowl para sa native breeding natin. Upgraded native chicken. So, sa kanya yung siyam na babae. So, kaninang umaga ko pa lang yan na lagay dito. Ayan sila, oh. So, mga next week pa tayo makakolekta ng mga itlog. Kasi nung mga nangkaraang linggo yan ay naglalagas yung mga balahibo. Pero nung kinuha ko ngayon ay siguro pwede naman yung gamitin dahil hindi naman lahat naglalagas. So titingnan natin kung maganda ba yung similya nito. So abangan natin next week yung kanilang mga itlog na magiging fertile. So ito yung itlog nila. Kaninang umaga, dalawa yung nakuha natin. Ngayong hapon, tatlo. Yun na, ang gaganda. Alright. So yun mga ka-farmers, pagkatapos kumain itong mga inahin, ubos na yung patuka. So yung rooster ay binalik na natin. Yan. So hanggang umaga na yan dyan mga ka-farmers. So bukas ng umaga, kapag magpapakain tayo ay tatanggalin natin yan, hiwalay, para makakonsentrate yung mga inahin natin na pagkain. So ito mga ka-farmers, nagawa na natin ito ng paraan. Nung una dyan sa sahig, ang problema is papasok yung mga buhangin dito at saka yung lupa. So, mapupuno ng lupa yung mga itlog. So, ito, minodify natin. Naglagay tayo ng kahoy dyan. At pinatong natin itong ating nest box. So, sa ganitong pamamaraan, hindi na maaalikabukan or madumihan or mayroong mga lupa yung itlog natin dahil naka-elevate na ito. So, yan yung mga manok natin. Tutungtong dito. At ang problema naman ito tuwing gabi. So, kapag bago yung mga manok, kung hindi sanay, kung saan dadapo, dito sila dadapo or dyan sila. So kailangan nating isira ito ganyan para hindi sila makapasok. So yan. At doon naman sa kabila, natapos na rin natin. Tingnan natin doon. Alright. So ito mga ka-farmers, minodify din natin, same sa kabila. So ang ginamit ko dito is kawayan. Ang problema is magbabounce yung kawayan dito sa harap. So para hindi magbabounce yung kawayan dito at steady yung ating pugaran, ay naglagay ako nito. So pinatong ko lang din sa bato at itong kawayan, hindi na yan matatanggal. So ito mga ka-farmers, elevated na rin ito at nakaslant. So nilagyan ko dun sa konting para ma-elevate yung nest box natin. So good to go na to. Bukas na natin malalaman kung gumagana ba itong ating pugaran dahil hapon na ngayon, bukas na ito mangingitlog. Alright,